Sa balitang pambansa, iginiit ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na walang bisang umano'y gentleman's agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China. Hindi raw ito pirmado at napagkasunduan lamang noong nagdaang administrasyon. Ang dagdag pa nga ni Malaya, pagmamayari ng Pilipinas sa ngayong Incheon kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Hindi raw kailanman gagawa ng hakbang ang Pilipinas para magulo ito. Ayon pa kay Malaya, dati nang iginiit ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi titiklop ang Pilipinas sa kabila ng mga panghaharas ng China. Hindi naman maaaring tumanggi si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy na humarap sa mga pagdinig ng Senado tungkol sa mga akusasyon laban sa kanya. Ayon yan kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Yan daw ay kahit pa iginigiit ng kampo ni Quiboloy na labag daw ito sa due process at sa kanyang karapatan. Obligasyon anya ni Quiboloy na sagutin sa Senado mga akusasyon ng pang-aabuso laban sa kanya. Pwede naman daw tumangging sumagot sa ilang tanong si Quiboloy oras na dumalo siya sa mga hearing. Nauna nang naghain ng petisyon ang kampo ni Quiboloy sa Korte Suprema laban sa arrest order ng Senado. Nanindigan naman ang Pulse Asia sa resulta ng survey nito tungkol sa charter change. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Pulse Asia President Ronald Holmes na sadya lang nilang inilakip sa survey ang ilang tanong tungkol sa mga political na pagbabago sa konstitusyon, kabilang na dyan ang term extension. Bagamat hindi sinusulong sa kasalukuyan, may posibilidad daw na manumbalik ang mga usapin ukol dito. Nauna nang kinwestiyon ng ilang mambabatas ang resulta ng survey kung saan mayorya ang tutol sa pag-amyenda ng saligang batas. Mabuti siguro lang sukatin na natin yung pananaw ng publiko tungkol sa mga pagbabago ito. Kasi hindi natin matatanggal kung ito'y maaring ihayag ng ilan, individual, kung hindi sa Kongreso ay sa mga darating na panahon, no? Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.